up? This is Nathaniel Angelo Licardo and I am about to start my first vlog about knowing my friends here in Bicol. So, ngayon nandito kami ngayon sa bahay kasi may sinalihan kaming competition and that is vlogging competition about environmental chu-chu-chu. So, ngayon gabi na and nag-shoot pa rin kami kasi mamayang alas 12 ng umaga, ng midnight pala, ang pasahan niya and ngayon, kaninang umaga lang kami nag-start. So, isipin nyo, one day nyo lang namin siya ginawa. And that is nationwide competition. So, ang first prize is 10,000. So, yun ang aim namin. Pero mukhang medyo ano kami doon. Medyo weird. So, ayun. So, kilalanin na natin ang mga kaibigan natin. In 5, 4, 3, 2... Hi guys! So ayan, kasama ko ngayon si Quincy. So siya yung headmaster sa amin. Siya yung may patipuno kung bakit may ginagawa kami ngayon. Siya yung 10K. Siya yung visit sa ano. Charot! So, siya yung natulog ng alas 5 para gumawa ng script. Siya yung wala rin namang nagawa. Gumagawa rin siya ngayon. So ayan, oh, pakita mo nga yung ginagawa mo. So yan, gumagawa pa rin siya. So, yan, so siya yung ano, siya yung kaklase ko lang yan mula grade 8, pero you know what, naging prince mo. Mm-hmm. Ayan guys, kailangan natin magtahimik kasi magshushoot na sila. And wala naman akong kailangan gawin, kaya kailangan tahimik lang tayo. Ipapakita ko na lang sa inyo kung ano ang mangyayari sa shooting namin. So, ito na sila, papakagaan ko kayo kung paano sila mag-shoot. 5 guys, nagtatalo-talo na po sila about sa science and since STEM student ako, wala akong pakialam dyan. Yes, STEM student po ako pero hindi ko alam yung pinagsasabi nila about greenhouse gas, hindi ko naman alam yan. Charot! Pag nagpapalaki na yan, kailangan mo ng tubig. Ito po, magaling to sa science, itong si Daniel. Sige lang, makipagtalo ka lang. Yung carbon dioxide na naproduce nila. Dito na lang tayo kay Dimples. Ito yung ano, yung main ano namin, main vlogger namin. And siya yung ano, yung STEM student lang yun sa Babini. Huwag ka private yan, mahal yan. Ano yan, mayaman yan eh, mayaman yan. So, ano, kung sino po, pamain na lang po, pamain sa comment section, pamain na lang po. So, yun lalagay? Lagay ko na lang po dito, flash ko na lang yung IG, Twitter, and Facebook niya para ma-add nyo. Subscribe na rin kayo. Hindi parang lalagay natin. Well, yan naman. Ito naman. Itong lalaking yan. Pamay na lang din po. Pamay na lang po. Mind Isaac. Tapos ito, Mind Dimples. Huwag na nga. Huwag na kayo mag-away. Okay. Tama na yun. So, yan. Ito si Isaac. Pamay ni Isaac. Yan po yung ano, star player ng ano, ng DQ Liwa. Siya po yung ano, lagi namin pinanglalaban sa mga Mr. Yan. Wow, parang hindi kayo lalaban. Hindi, no? Tapos yan. Ito naman si Daniel. Yan. Genius yan. Pagdating sa science and math. Pero, nag-ABM yan. Tapos ito naman, ito ABM, itong babaeng ito. Sige na, ano ba yung sabihin mo? So yan, nag-debate pa rin sila. Habang ako, wala akong pag-asa. Magkakaroon lang ako ng
10K! Isipin mo, wala akong ginawa, pero magkakasama ako dun sa 10K na ano nila. Charot! So, di pa naman namin sure kung mananalo kami sa 10K na yun. And... Hindi yung pwede kasi natin ba yung mga sasang kumpa. So, yan. Kasi po yung environment nga. Pakinggan na lang natin kung ano ang pinag-aaral nila. Isama na yung carbon dioxide, mas ano. Tatalon nila. Carbon dioxide daw, di ko alam. Dahil ang production ng meat ay dahil the process of... In the process of production of meat. Para kasi ganito yan. Kasi ganito, oh. Sige, paano po yun? Kasi isipin nyo yung hotdog, paano siya pinaprocess? In the process of growing them, consume so much. Kasi water. Nga kapag pinaprocess sila, nagkakaroon ng chemicals na nakakapatay sa body natin. Hindi sila nakikinig sa akin. Pero may point ako. Greenhouse gases. Hindi kasi, nasabi na yung kanina. Hindi ba? Nasabi na yung kanina. Diba yun? Yung dairy products ba ga? Oo. Oh, anong dairy products? Di ko alam. Di ko alam kung ano nangyayari dito. Pero consumes. Magkakaroon pa rin ako pag nanalo sila. So pag nanalo sila. Hindi po ako kasali talaga sa team nila, pero nandito ako lang po talaga yung moral support. May dagdag pa naman, greenhouse, ano na lang yung sunod? Greenhouse, tingnan mo o, isipin mo, greenhouse emission? ABM ito, ABM yun, naglalaban-laban, ABM. Kami po yung STEM, kami yung STEM, pero wala kaming alam, greenhouse gas, bola yan. Hindi na kami yun. So yan, isipin nyo, kung gusto nyo tumalino sa science, mag-ABM kayo! Because meat production is responsible for massive amounts of water use, pollution, and greenhouse gas emissions. Now you know. Now, I don't know. So yun. Because meat production is responsible for massive amounts of water use. Ini-aim namin na magkaroon ng 5 minutes. Pero, ano ba yung mas na-aim nila yung magkaroon ng debate na more than 5 minutes. Kasi script. Hindi, yung pinakahuli ko, kagaya ng meat, kagaya ng manok at baboy. Kasi yung mga, kasi ang mga ito ay... So yan, yan po yung set namin. Ito po. Kasi ano hindi, kasi yung ang production ito ng meat po, yung baboy, ano, yung time. Isa sa mga factors na nag-set, nag-detail, isa sa mga factors na naman yung ano, dun yung cameraman, and nandito naman yung mga head namin. And ako, syempre, dahil wala ako, ayan ako, kumain ako, tapos na... Wala kasi ako pag-asa. Wala akong country, pero magkakaroon ako ng pera. Wala na, sabi niyo wag na yun. Yan. Sabi, na-stress, nahirapan mag-isip kung paano sasabihin. Kasi sinabi na yung kanina, parang dahil ang pag-produce, nagde-debate pa rin sila. Dahil ang production ng 5 minutes na to, ha, nagde-debate pa rin sila. Dahil ang production ng mga ito ay, dahil ang production ng mga ito, ay, gumagamit. End ko na muna to dahil makikipag-debating ako sa kanila kasi medyo may naiintindihan ako. Hi guys, what's up? It's me again. It's Nathaniel Angel Ricardo. And right now, it's time check is 11:35 and nag-export pa lang kami. And yung due date, pinaka-time na kailangan namin siyang ipasa is exactly 12 a.m. So, ngayon, 11:35 na siya and sana ma-export siya and sana maipasa agad siya and super ba, sana mabilis ang internet ni Quincy kasi alam niyo naman, taga Bicol ako and super bagal dito kasi nga dahil sa bagyong Rolly and so, ayan, nandito sila ngayon. Nawala na si Dimples kasi nag-uwi na siya kanina kasi taga Iberica pa siya and malayo pa yun, malayo-layo. So, ayun guys. I-flash ko na lang yung vlog na ginawa namin. So, I will end this vlog with the vlog that we created. So, bye-bye guys in 5, 4, 3, dyan ako. Welcome to my channel. Since marami sa inyo nagtatanong about my lifestyle, nag-decide ako na mag-post sa Twitter. And I compiled all of your questions. And today, I am going to answer some of it. So, stay tuned!
C19 Fun. Sabi niya, paano mo na-achieve ang physically fit body mo? Nag-yoga ka ba? Hashtag Ask Camille. I do exercise regularly, pero ang pinaka-exercise ko talaga is yung pagbabay ko araw-araw. Kasi ako yung bumibili ng pagkain dito sa amin. At hindi naman kalayuan yung tindahan dito sa amin. I also make sure to bring reusable bag o yung tinatawag nating eco bag rather than single-use plastics. Kasi mas convenient yun. Nabawasan pa mga plastic waste. Kaya I am encouraging all of you na magdala na lang kayo ng eco bag kapag may bibilhin kayo. For the second question from Jean Angelo, sabi niya, what is your eco-saving strategy? Hashtag Ask Camille. Masyado kasi makakalimutin yung mga kapatid ko pagkatapos nilang gumamit ng charger, iniiwan na lang nila nakasaksak. Kaya bilang isang ate, nakakakita nun, tinatanggal po to conserve energy, less gastos na rin. And when it comes to water conservation, tinuruan ako ng guardian ko na dapat tamang daloy lamang ng tubig ang gamitin kapag naghuhugas ng kamay. Nagpalit kami ng LED light bulb kasi mas nakakonserve ito ng electrical energy. Isa pa sa mga pamamaraan para mabawasan ang pagkonsumo ng kuryente, as much as possible, gamitin natin ang natural na ilaw. For the third question from at Ragnarok, sabi niya, how do you do your diet? Hashtag Ask Camille. Sa pagda-diet ko, ang mga kinakain ko ay yung mga less in carbohydrates and more on nutritious foods, kagaya na lamang ng banana at iba pang prutas at gulay. Iniiwasan ko na rin na kumain ng mga animal products, kagaya na lamang ng baboy at manok. Kasi ang production nito ay isa sa contributor ng pollution and greenhouse gases. Para sa pang-apat na katanungan at K-drama fan, sabi niya, ano pong hobby niyo, Ate Camille? Hashtag Ask Camille. Aside from vlogging, ginagamit ko rin yung free space namin dito sa tabing bahay at tinatamnan ko ito ng mga halaman. Kasi nga, it makes me feel emotionally and mentally healthy. And also, nakakatulong ito sa pag-reduce ng carbon dioxide at nagbibigay ito ng fresh air at the same time. I also do recycling, na kung saan ginagamit ko yung mga ginupit-gupit na plastic at inilalagay ko ito sa mga walang laman na plastic bottle hanggang sa maging kasintigas ito ng bato. Ito ay nagsisilbing pamalit sa hollow block. That's all for today! Sana nasagot ko lahat ng katanungan nyo. Please like and subscribe! Bye-bye!